ラッシュみたいな、うん、いっぱい。So mga kasayan, welcome back sa channel natin. Pasensya na kung ganito yung tsura natin ngayon. Ano kasi? Since nandito rin naman na tayo, dito natin sa Japan, day, oh, isang gabi kasi ako dumating. Ano, pagdating ko sa bahay nila mama. Ano yun? 5 minutes lang kami nag actually, naabutan ko, tumakbo lang ako pa. Bakit tumakbo? Kasi nga, parang nag-inibili na yung mama ko noon. Tapos tinapin ako. Ayoko rin yung paano ba to? Hindi, parang hindi ako comfortable na parang i-share sa inyo. Siguro yung mga konti pero yung detalye pa natin, 'di ba? Basta siguro yung gusto ko na lang ano yung i-share sa inyo, yung mga positive na nangyayari. Ayun, pero yun yung isa sa positive nangyari, 5 minutes kasi isipin mo actually ang nangyari na noon, nag-close yung expressway o yung highway. Kaya napilitan kami dumaan dun sa parang service road dito sa may Kochi, papuntang Kochi. Pero good thing pa rin kasi syempre nabutan ko pa rin si mama kahit yung 5 minutes na yun, sobrang malaga nun. Pero isipin nyo kung paano pa kung mas na-delay pa kami ng konti ng 5 minutes or what. So baka hindi ko naabutan yung mama ko. Hindi ko na siya nayakap, hindi ko nakausap, hindi ko nakapagbabay sa kanya. Pero alam ko, siguro, alam ko talaga hinihintay ako nun eh. Kaya sabi nga nung nurse nung nakausap ni Darita, so ano yun. Sobrang ngayon lang daw siya nakakita na ano, sobrang fighter na ano, na patient. Sobrang fighter na patient. Kaya ano, salamat sa mga nag-message, mga kasayan pati yun dun. Laging, alam ko yung may mga iba nag-message din sa mama ko. Nakakatuwa yun. Sobrang salamat sa inyo. Pero share ko lang din sa inyo yung view, sobrang ganda dito. Sobrang ganda. Ano, parang pinapalibutan siya ng mountain. Dito kasi yung cremation nung ano eh. Pero kanina parang meron place na panglamay. So family lang kami. And pupunta lang sila dito, cremation. Tapos, ang kasama lang namin dito, family lang, si Auntie Belen, si Daddy Tatsu, si Uncle Kenji, kapatid ni Daddy Tatsu, tsaka siyempre si Okasan, sobrang babait. Kumbaga, imayama family, sila talaga yung nag-alaga kay mama. Kaya ngayon yung time naman ako naman mag-aalaga kay Daddy Tatsu, di ba? Promise ko sa kanya yun, promise ko kay mama yun. Ano pa ba? Pero kanina may isa naman na, no? Medyo na positive na nandito ako. Pero may isang negative kanina, meron ako nakita. Ang daming may dumaan, may nag ano dito, may nag-passed away din na dinala dito, tapos naka-isang bus sila. So na-imagine ko kung sa Pilipinas din na naka-uwi si mama ko. Kaso lang hindi na kasi siya talaga pwedeng makauwi, hindi na siya pwedeng bigyan ng fit to fly, kaya share ko lang din sa inyo. Kasi baka minsan baka may iba dyan napapaisip ba't hindi uwi. Hindi talaga siya pwedeng makauwi nung time na yun kasi meron siyang parang nagkaroon na siya ng blood clot sa ulo, kabukol. Then baka nga pag gumawa pa siya aeroplano, hindi na din siya makaabot pag bumaba. Kaya yun yung nangyari, dito na ako pumunta. Sobrang grabing nangyari. Ang kailangan ay sigasuhin. Pero salamat sa lahat ng mga tumulong. Ayan, sobrang solid yung lahat. Salamat sa inyo. Anyway, 2 hours, hindi ko na, siguro, kung mapapasin nyo, 2 days kung kasama si mama sa bahay, 2 nights, actually 3 nights, 3 nights, 2 nights, 2 nights, 29, 30, oh, 2 nights, 2 nights kung kasama si mama, pinabihan ko siya matulog, sayang lang hindi ako nagkaroon ng chance na makakatuloy siya matulog, pero yun, enjoying ko lang lahat ng memories na maalala, na naalala ko pag kasama ko siya dito sa Kochi, so yun yung mga makikita nyo sa vlog, pero syempre, alagyan ko pa rin ng fitness kasi syempre fitness channel naman din tayo, diba? So yun lang naman, okay? So ayan, share din ko lang din sa inyo. Tingnan nyo, ang dami nila. Paano ba ito yung zoom? Hindi ko alam. So hindi ko alam paano yung zoom to. Pero yun, makikita nyo ang dami nila. Sobrang ganda, diba? Mamaya, mag-iinom kami. 1 year na akong hindi uminom. Pero yun, siguro special day kina talaga. And gusto ko rin. Sobrang daming problema ngayon. Grabe. Kasabay-sabay pa. Okay. So, papakilala ko sa inyo si Auntie Belen. Yan, Auntie Belen. Hi. Yan, kapatid ni Mama to. Tapos si Daddy Tatsu. Si Daddy Tatsu yung sobrang nag-alaga kay Mama G. Grabe.
Kung si Mama si Mama G yung ano, Mama KSY Kasayan, si Daddy Tatsu dapat yung Daddy Kasayan, okay? So abangan niyo pag umuwi na siya sa Philippines, papagandahin natin yung katawan ni Daddy Tatsu. Tapos syempre si Uncle Kenji, Uncle Kenji. Okay. Brother ni Daddy Tatsu, younger brother. Okasan. And si Okasan nasa loob pa. Sobrang bait ni Okasan. Sobrang bait. Parang si Lola. Parang si Mama ko. Pero siyempre si Auntie Belen din. Mas mabait. Galing Canada pa yan. You know. Si Lola, grabing iyak kanina eh. Kanina nga, Auntie, di ba, may dumating na after kay Mama. May dumating na ano, namatay din. Tapos isang buong bus. Oo nga. Yung kasunod niya. Ito na naman. Marami na naman. Hindi, talaga isang buong. Ayun, bus na yun. Siguro company. Oh. All of them, no, Daddy? Oo. So, doon mo talaga makikita na ano. Kaya dapat, makasaya na pagka nandiyan pa yung tao. Paramdam nyo yung ano, yung mga nararamdaman nyo. Tapos kasi nyo sabihin sa kanya, sabihin nyo na, kasi napapansin ko sa tao, ano eh, patawarin nyo na. Kung hindi nyo pa napapatawad, patawarin nyo na. Kasi napapansin ko sa mga tao, madalas naaalala lang nila yung tao or ano, kapag bagong panganak ka, diba? Tapos pag mamamatay ka na, parang ganun. Kaya pag may chance pa. Ako, actually ako naghahalo yung anak ko eh, kasi para sa akin ano eh, kumbaga first night talaga, grabe rin yun. Ramdam ko, hindi ko talaga ma-explain. Yung akala ko ready na ako, pero dumating yung time na yun, hindi pa pala. Pero nung tumagal na ulit, na parang mas natanggap ko na kasi yun, pain-free na si Mama. Si Mama ko, sobrang pain-free na siya. Pag pinagina ko siya, pag nakakausap ko siya sa chat, naramdaman mo talaga yung paghihirap niya sa gamutan. So kaya sa lahat ng mga may cancer dyan, mga family members nyo, yan, cheer up na sila, laban lang. Kasi Meron naman talaga tumatagal. Actually, si Mama ko, share ko lang din sa inyo, nabigyan na siya ng tayo ng buhay niyo 2018. Sabi, 1 year na lang siya, pero imagine, umagot siya ng 2021, di ba? So, ganun ka strong. Gusto mo talaga lumaban. Alam, iba-iba naman yung situation. Yung ibang cancer, malakas. Yung ibang cancer, hindi masyadong malakas. Pero, hindi mo kasi kontrolado yun eh. Yung sakit na yun, hindi mo kontrolado. Hindi mo rin alam kung anong klaseng cancer tatama sa'yo. Pero yung isa lang yung alam kong kontrolado mo, yung will mo na lumaban, yun talaga. So, focus lang tayo sa makakontrol natin, kagaya ng ginawa ni Mama ko. Kaya actually, dun ko na ano yun eh. Dun ko, lagi kong sinasabi na yun, dun ko natutulan. Kasi nga, madalas sinasabi ni Mama ko, wala naman tayong magagawa. So, mga ibang bagay, ang magagawa natin, yung mga makakontrol natin. So, yun lang naman. Sayang hindi kami nakapag-vlog ni Mama yun. Video. Actually, yun yung plano ko. Kasi pero nung huli ko dating uwi, ayaw niya talaga. Pero this time, kasi bago pumunta dito, pinano ko talaga, gusto ko talaga siya i-vlog, i-video. Kung ayaw pa rin naman niya, save ko lang ito sa mulis ko. Actually, hindi ko rin alam kung i-upload ko ito yun. Pero lahat na video ni Mama. Yun talaga pang ano ko lang, pang sarili, pang family. Lumaki na si mga anak ko. Diba? Pag tumanda na kami ni Madam, tignan namin yun. Si Madam Sherry. Anyway, ayun, yung pagpunta ko sa Japan na to, ito yung isa talaga sa malungkot eh. Alam mo yun, aalis ka ng malungkot, maiwan mo yung mag-ina mo. Tapos, yung pupuntahan mo, malungkot din kasi nga, siyempre, makikita ko yung nahihirapan naman ako. Pero at the same time, parehas, kung iisipin mo, parehas may positive side din, diba? Maiwan ko ngayon mag-ina ko, pero mas feeling ko, pag after ko nun maiwan sila, pag bumalik ako, medyo mas na-feel good ako. So mas makaka-focus ako sa nang maayos ako nila. Kasi minsan mali-mali yung decisions ko, na-apektuhan rin yung ganun. And yung pagpunta ko naman dito, yung positive side naman yun, is makikita ko si Mama ko. Which is yun nga, nabigyan tayo ng chance, 5 minutes. Yung Mama, never ko makakalimutin yung 5 minutes na yun. Ayoko rin yung maliyan yun. Alam ko, pag nanonood si Mama ko, ayaw niya rin yung ganun. Ano, yung 5 minutes na yun, grabe yun. So, kung may pipiliin akong memories, yun yung ayaw ko mabura. Lagi noon kasi tulad ako sa inyo, lagi ko siya nagsabi, laban lang. Pero yun lang yung time na sinabi ko sa kanya na, sige mga ano, pagod ka na ko, pahinga ka na. Sobrang sakit ko. Pero alam ko, kahit paano, may nasasaktan yung Mama ko nung time na yun, narinig niya ako, nakita niya ako. Pero alam ko, parang mas naka-feel siya ng ginhawa. Kasi syempre, ano na, wala na siyang mararamdaman na pain. Tapos nakita niya rin yung anak niya. So yun lang naman. Tsaka, payo ko lang sa lahat ng parents dyan. Huwag rin, kumbaga,
oo, kagaya, ano, kagaya ko, may Kenzo ako, siguro gawin natin yung best natin para makasama pa rin natin yung anak natin. Kahit yung paminsan-minsan, di ba? Lalo na kung hindi talaga sila nakatira sa atin. Kasi ganun yung mga binitawan ng masalta ng mama ko yun. Ano yung time na bago ko dito. Yung pinagsisiyan niya raw, hindi niya raw ako nakita ng lumaki. Pero para sa akin, kung hindi siya yung mama ko, baka iba rin yung personality ko. Thank you sa iyo, mama. Okay? Love you so much. So yun lang naman. Huwag niyo kalimutan mag-I love you sa mga parents niyo. Siguro halawang ko na lang ng konting montage ng video na to kung may-upload ko ito. Kung ano nangyayari mamaya kasi inamata kami nila dahil that's kumbaga Japanese tradition daw kasi. So yun lang naman. Basta actually yung always, yung stay happy dun sa stay hungry, stay humble natin. Ano yun eh. Yun din yung isa na ano ko sa mama. Kaya kailangan lagi lang tanya sa iyo. Okay? Yan. Ngayon ko lang mapapakita sa inyo si mama. Hello. Uwi na kami sa bahay. Uwi na kami sa bahay tapos makaka-uwi na si mama sa ano, Pilipinas. Maganda rin yung cremation nila dito, no? Mm-mm. Kasi parang mas na-feel na, ano mo ko, nabibigyan ka pa ng chance na yung bones ni, ng ano nyo, loved ones nyo, parang kayo pa mismo yung maglalagay dun sa box. Tapos ano sabi nila kay mama? Napakaganda. Yung bone na? Oo, yung bone yung niya, hindi nasira talaga na. Hindi nasira yung... Intact talaga. Uwi na tayo. Napakaganda mo daw. Nagulat sila sa ganda mo. Number one ka talaga. Okay, saan na dito na tayo? Pasensya na kayo dun. So ito yung school malapit sa ano, bahay dito nila Mama G. Ano eh, dati ko pa talagang gustong pumasok dyan sa lobby. Siguro pag walang tao, papasukin natin yan. Ikaw ba may manonood dito tapos? Hindi pa tapos yung quarantine mo. Pag lang kayo maingay. Hindi, joke lang. Tapos, dito nag-dito ako nag-picture nun. Picture ako dito. Tapos, saan yung bike? May binili ako dito ang bike kay Mama G. Yun yung gagamitin natin. Itong white. Itong white. Di ba, pares kami. White yung kotse natin. Sayang, hindi ko nabilihan ng kotse si Mama G dito eh. Mahal dito, mahal natin kotse dito eh. Kaya yung gagamitin natin bike, okay? Sa mga susunod na araw. Ay, dito sa kasahan. So next time, i-house tour ko kayo dito, okay? Banti muna kami dito, family. Okay, pizza time. Yes. Yan. Masarap. Mochi. For mama? Oh. One. Okay. Actually, mahal ito. Pero siyempre, yung pinakaunang kumuha, yung dibiling gutom na kasi. Pinakaunang kumuha. Parang first time ka lang mag-pizza sa Japan. Or hindi ko lang maalala. Yung mag-order. Kasi siyempre, meron naman pizza, di ba? Yan. Siyempre, si mama rin, yan. Kain tayo, ma. Doon namin din nagiging si mama. Ay, tadakimas. So, kain muna kami. Okay? Ano yun, auntie, sasabihin mo, auntie? Pampay! Hindi, sasabihin mo, yung kanina. Yung ano, I'm free! yung sa ano daw, yung celebration daw na to, dahil daw ano, tapos na yung quarantine niya. 14 days. Mamaya, maingay na to si Uncle Grim, paglasing. Saka hinihintay. Tawa na ako ng tawa. So, hinihintay kasi, ano yung si Uncle Kenji eh. Kasi sobrang tahimik. Di ba sobrang tahimik si Uncle? Ano lang ah? Oo, di ba tahimik siya? Di siya masalang salita. Pag uminom daw yan, di ba lang. May ingay na raw. Sayang, wala si mamay. Okay, sir. Grabe, ang tigas nito. Na? Tigas nito. O kasan? Karaoke ko? Dema wa katar kibishi yo nihon. Ay, hindi mo ano mo ano, sono. Kailan pa ako ganun? Itinchi ka mo. Pwede ko kasi ano. Video ba? Ikay dake. Permiso na ng konti. Yung sa ano daw quarantine daw. Nakaladay jubo. Mina iko o kasan? Nung unang araw ko dito, sabi niya, Ako, yung ano mo, yung fine, malaki yung fine. Tapos ngayon, din naman siya yung pasimuno. Okay. Tapos na. Ujijikan ni Jikan demo, ne. Magkakaraoke na tayo. Karaoke na tayo. Pwede ko maalala nila yung pangalan mo, auntie. Auntie Belen, yung maingay. Hindi pa nga nating eh. Shout mo si Uncle, ano, Uncle Ronnie. Babe, ngayon lang to kailangan namin magsaya para kay Manay G. Oo. Kaya, and this, si Uncle Ronnie, sa mga hindi nakakalala kay Uncle Ronnie, sa'yo, dati tinuruan ako mag-drive nun. Ano ako? Grade 6 ba yun? Pinapa-ano ako nun sa lapang kasi ako yung nag-ano okay, hi, guys!
Kasang tapos, unang beses ako nung graduate na ako, ito usapan na naman ni mama. Kasi nung graduate na ako, give sa akin ni mama ko kotse. Actually, hindi ako paboro dun. Nung tumanda na ako, sabi niya, ako pag nagtanak ko, ako ang regalo ng kotse. Kasi naglalakwat siya nga, ganun niya, which is ganun nangyari sa akin. Pero yun, bago ako magbago bilhan ng kotse ni mama ko, tinuturo-turuan ako niya ang karoon ni mag-drive. Nangyari, tinuruan niya ako sa banyo. At so, ayun, gusto kong itakas yung banyo. Hindi alam ng mga pamilya namin. Hindi pa? Convince ko siya, binigay niya sa akin ng susi. One day niya lang ako tinuruan. Pero muntik ako. Yung sinta ko muna ko pa nga eh. Okay, mag-drive lang mo yung research. Hindi pa na walang ano, walang audio yung nasa taas ako. So ito yung clip na yun. Share ko na lang kung ano sinabi ko. Hindi mo, doon naglalabas si mama. Dito naglalabas si mama. Kore hito. Ano kaya iniisip niya pa naglalabas siya? Ganun yung mga sinabi ko doon. Tapos ang ganda ng view. Five times na natang pumunta dito pero never pa akong umakit doon. Kasi may magandang view pala doon. So baka gumawa tayo ng mga home workout doon. Okay? So, ngayon, hindi muna kami. Ha? Sit nila Okasan tsaka niya. Ikata. Daijibu daddy? Oh, okay. Arigato, Kenno. Ay, Uncle Kenji and Okasan. Ay, Kenno. Parang magiging star ng vlog to. Kilala na kaya nila si Uncle Tutoy, si Auntie Belen, at ate nila si Auntie Belen. Tapos ate ni Auntie Belen, si mama ko. Sumunod ka kay mama ko. Ay, hindi. Hindi, si Auntie Jo. Oo. Lahat sila may Lin eh. Jocelyn, Robelyn. Rowe na lang wala, no? Rowe na lang. Nonde, nonde, kampay masyo. Kampay. G, nani kampay. Ay, kampay si masyo. Ay. Daddy. Love you, ma. Oishi. Sarap na itong pizza na ito. Chicago ang title nito. Para sa akin ito eh. Pag mahilig ka sa corn ito. So abangan niyo yung mga mangyayari sa videos natin na susunod. Ayun, amote kaya lang. Ito tumakas sa quarantine. Kunta rin eh, kuya. No, mira, karang mag-a. Gusto mo try Japanese last wine. Okasan, itibang yasashi ya. Pure heart, Japanese people. Ikaw din, Japanese. Maybe that's the reason that. Oh, after 14 days. Labas na tayo. After 14 days. Nasa yan. Dito ako nag picture. Dyan. So, lakad lang tayo. Medyo malamig. Hindi ko alam kung ilang degrees ngayon eh. Pero kahapon, saka nang simula nang umuwi ako dito, paggabi, 3 degrees. Medyo malamig na yun. Okay? Malamig yun ha. Sayang, dapat nag-bike na lang kami. Diba? Sobrang ganda sa dyan. Sayang kung may dala ako dito. Ano ba yung parang may pwedeng ano, POV? Headgear. Dito. Bago tayo umalis, gagawa rin ako ng vlog. Yung lalakad-lakad lang tayo dito. Lilibot ko kayo dito sa may ano, kotse. Pero hindi buong kotse ah. Laki yun. So, kita tayo mamaya. Grabe talaga, pormahan natin yung Auntie Belen. Si Auntie Belen, isa sa nag-alaga sa akin ito eh. Sobrang bait din ito. Pero pag nagalit, ako. Pupunta kami dito sa may Obiyamachi. Paano ba pronunciation? Sayang pagka pumunta akong Tokyo, hindi ko kayo nabavlog eh. Pero kumapasin nyo dito sa Kochi, medyo province na to. So yung province nila parang city pa rin, di ba? Ito yung mga building. Meron pa rin pachinko, merong ano, napapalibutan lang siya na mountains. So yun lang yung parang pinagkain. Tapos, pinagandaan talaga sa Japan. Kapag nag-stoplight, grabe. Yung tao nag-stop din. Stoplight ng tao, mag-stop din talaga sila. Grabe yung ano, disiplina. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Actually, minsan sa buhay, hindi naman natin kailangan maging sobrang galing. Pero pag sobrang disiplinado tayo. Ngayon, pero ang Pinoy naman, ang ano naman sa Pinoy, madiskarte. Yun naman ang kinagandaan sa Pinoy. Tapos sa Pinoy, talagang maalagain sila. Lalo na sa mga pamilya nila, ganun. Pansin ko naman sa Japan talagang ano sila, palabati. Grabe yung ano nila. Hindi ko sure ha, nalimutan ko yung tawag sa ganun. Lasing na ito. Ay, joke lang. Joke lang, hindi tayo lasing. Baka i-report na ito eh. Oh, karaoke! Sayang, hindi ko kayo malilibot dito. Dito kami dumadaan ni Mama. Tapos pag mabagal ko maglakad, lagi nga sinasabi. Bilis! So, dito kami. Ito ata yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, top 16 ng magaling kumanta. Corny ko.
Parang mayroon dito mukhang Pinoy. Ayun na. Owa na ko ito, dadyo. Okay. Nandiyo ka na. Di ba, magkalang sila dito. Ay, so makasaya na dito tayo sa smoking room. Hindi tayo nag-iwag si, ano na, babe. Hindi, joke na. Nag-iwag siya ako kahapon. Nag-iwag siya ako kahapon after 1 year and 7 months. So, parang stress ko nung pagdating ko after nung wala si mama. Pero, stop din natin agad mo eh. So, pero, ito na ako mag-vape kasi baka may bawal. Ito yung vape room nila. Ay, vape room. Smoking room. Smoking room. Tindor. Ganyan lang siya kalaki. Ayun kung nakikita niyo. Ganyan lang. Ayan. Kaya makikita niyo. Kasi baka kumanta. Kasi mama kasi magaling kumanta yun. Ayun yung song para sa akin daw eh. Hindi ko naman ang meaning. Do it, sila. Ah, hi, Lonnie.